Magandang araw sa lahat. Pag-usapan natin ngayon, the witnesses of Jesus. Mga saksi ni Jesus. Ang title ng message na natin ay From the Accused to the Witness. Mula sa pagiging akusado ay nagiging saksi ni Jesus. Tayo nagiging accused dahil lahat tayo ay makasalanan, sabi sa Biblia. For all have sinned and come short of the glory of God. So dahil nagkasala ang lahat ng tao at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, unang sisingilin ay ang katawan. Ito ay mamamatay at babalik sa lupang pinanggalingan. At ang pangalawang sisingilin doon sa dagat-dagat ng apoy sa walang hanggang kaparusahan ay ang kaluluwa. So kailangan isa na maligtas at magiging witness ni Jesus. Okay? So paano at kailan magiging witness ni Jesus ang ating paano tayo magiging witness at kailan? Tatanungin natin, ayan ang sasagutin natin ngayon. Sabi sa Biblia, sabi ni Jesus sa Acts chapter 1 verse number 8, sabi ni Jesus, "And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be my witnesses both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." So, kailan tayo magiging witness ni Jesus? After that the Holy Ghost is come upon you. So, kailangan na dumating sa atin yung Holy Ghost bago tayo magiging witness ni Jesus. Kailan darating yung Holy Ghost? Sabi sa Ephesians 1:13, in whom you trusted after that ye heard the word of truth, in whom also after that ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, pagkatapos na ikay sumampalataya sa ebanghelyo ng kaligtasan, ng iyong kaligtasan, so dapat pala mayroon ka ng kaligtasan. At ang kaligtasan na yun ay walang iba kundi si Kristo. Siya yung tatanggapin mo para maligtas ka. Yun yung ebanghelyo. Okay? Siya yung sasampalatayanan mo na maligtas ka. At pagkatapos dun, magiging sealed ka ng Holy Spirit. Okay? After that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, simulan doon na dumating sa iyo yung Espiritu Santo. Doon ka magiging witness ni Jesus. So from accused to the witness. Okay? Doon ka magiging witness ni Jesus after na ikaw ay naligtas. Okay? Pag tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, magkakaroon ka ng Espiritu Santo, pagkakaluban ka ng Diyos ng Espiritu Santo, by the Holy Ghost na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun ang sabi sa Biblia. After that you receive Jesus Christ, after that you believe, pagkatapos na ikaw ay sumampalataya, tinanggap mo siya sa pamagitan ng pananampalataya, nagkaroon ka ng Espiritu Santo. Binigay sa iyo ng Diyos ang Espiritu, ang kanyang Espiritu Santo ay pupunta sa iyo. Pag nasa iyo na ang Espiritu Santo, doon ka magiging witness ni Jesus. Sabi ni Jesus, after that the Holy Ghost is come upon you, ye shall be witnesses unto me. At saan magsisimula na ikay magiging witness ni Jesus? Yung iba sa Jerusalem. Sabi ni Jesus, in Jerusalem and in Judea, yung iba sa Judea and in Samaria, yung iba sa Samaria, sa Samaria and unto the uttermost part of the earth. So yung iba, kung saan kamang sulok ng mundo ngayon, kung saan kamang sulok ng daigdig ngayon, pwede kang magsimula dyan na magiging witness ni Jesus. Okay? Kailangan mo lang dyan sa kinalalagyan mo ngayon, tatanggapin mo si Jesus Christ sa pamagitan ng pananampalataya para maligtas ang iyong kaluluwa at mapagkaluban ka ng Espiritu Santo ng Diyos. At pagkatapos nun ay magiging witness ka ng Jesus. Bakit kailangan ka magiging witness ni Jesus? Yung iba, nag-aantay pa sila ng araw ng paghukom. So kung yan ang tinuturo ng relihiyon mo na hindi mo pa alam ngayon kung ikaw ligtas o hindi, saka mo na lang malalaman kung ligtas ka ba o hindi sa pagdating pa ng araw ng paghukom. Ibig sabihin, nasasakdal ka pa, hindi ka pa witness. Kasi yung
aantay ng Haron ang paghuhukom, yun yung nasasakdal, na doon pa lang nalang malaman kung sila ba ay makakaligtas sa kanilang pagkakasala o sila ay magiging guilty. Okay? Yun yung mga nasasakdal. Pero pag witness ka, pag nagiging witness ka, haharap ka pa rin sa hukuman, pero hindi na nasasakdal. Hindi bilang nasasakdal, kundi bilang witness. So lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Pero ano ba ang kalagayan mo dun? Kung ang itinuturo ng relihiyon mo, doon mo palang malalaman kung ikaw ay ligtas o hindi. Ibig sabihin doon, hindi ka pa witness of Jesus. Ibig sabihin doon, isa ka pang nasasakdal. Okay? You are still accused. You are still being accused. Hindi ka pa witness eh. Kasi nag-aantay ka pa kung sa hatol ng Diyos doon. Kung ikaw ba'y ligtas o hindi. Sa hatol ng Diyos doon, walang makakaligtas. Bakit? Araw na yung pagsisingil. Araw na yung ng paghukom. Walang makakaligtas. Lahat na nagkasala, magbabayad talaga. So dapat dito pa lang sa lupa, ligtas ka na. May nagbayad na para sa iyo, at si Kristo yun. Binayaran niya doon sa cross. Pag sa iyo na si Kristo, pagkakaluban ka ng Diyos ng Espiritu Santo, at pagkatapos nun, naging witness ka ni Jesus. Pagdating ng paghukom, hindi ka na nasasakdal, kundi isa ka ng saksi. Okay? Sabi ni Jesus, "He shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." So kung kailan tayo magsisimulang maging witness ni Jesus, dapat nandito pa tayo sa earth. Okay, nandito pa tayo sa sanglibutan. Hindi pwedeng sa kanila lang pagdating ng araw ng paghukom, sa kanila lang gagawin kang witness. Hindi pwede yun. Dapat ngayon pa lang magiging witness ka na ni Jesus. Hindi pwedeng mag-aantay ka pa ng araw ng paghukom, dahil yung mag-aantay ng araw ng paghukom, sa kanila lang sila nila malaman kung anong sitwasyon nila, ligtas ba yun hindi. Yun yung mga nasasakdal. Ibig sabihin, hindi pa sila ligtas. So dapat ngayon pa lang ligtas ka na. Kasi mababasa sa Biblia, yung mga taong witnesses of Jesus, after that the Holy Ghost is come upon you, shall be witnesses to me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Yun yung mga taong silyado ng Espiritu Santo. In Ephesians 1:13, sealed with the Holy Spirit of promise. Ligtas na sila. In Ephesians 2:8-9, sabi doon, "For by grace are you saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." So sila po ay naligtas, hindi sa kanilang sarili, pamamagitan ng kanilang gawa, sa kanilang sarili. Kung dito po ay kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos, sila ay naligtas, sila ay naariglo. Kaya ang pagliligtas kasi pag naariglo, reconciliation sa mga sabi niya. Tayo ay makipag-isa kay Kristo. Ay, hindi sa relihiyon kasi yung pag nakikipag-isa ka sa kay Kristo, iniisip ng iba ay hanip ka sa iglesia, hanip ka sa relihiyon. Hindi yun pakikipag-isa kay Kristo. Ang pakikipag-isa kay Kristo ay sa pamagitan ng pananampalataya dyan sa puso mo. Sampalatayan mo si Jesus sa puso mo. Yun yung pakikipag-isa kay Kristo. Tinanggap mo siya sa puso. Hindi yung umanib ka lang sa grupo, umanib ka lang sa relihiyon. Kasi iba yun. Sabi sa Biblia, sabi ni Kristo, "Ako ang pintuan. Sino mang papasok sa pamagitan ko ay maluwas." Sa kay Kristo ka makikipag-isa, papasok ka kay Kristo, hindi sa iglesia. Kasi maraming umanib sa iglesia, hindi paligtas. Bakit? Dahil hindi naman sinabi ni Kristo na doon tayo maliligtas. Ang sabi ni Kristo, doon tayo maliligtas kay Kristo, sa kanya. Sapagkat siya yung tagapagligtas natin. So from the witness, from the accused to the witness, kailangan mo maging witness bago darating ang araw ng paghukom. Dahil sa pagdating ng araw ng paghukom, pag doon mo palang malalaman kung ikaw ba'y ligtas o hindi, ibig sabihin hindi ka witness nun, nasasakdal ka pa. At walang makakalusot dun sa paghahatol ng Diyos. Ngayon ang araw ng kaligtasan. 2 Corinthians chapter 6 verse number 2, "Now is the accepted time, now is the day of salvation." Yun yung ang paraan ng Diyos na tayo'y maligtas. Ngayon yun, hindi pwede bukas o sa araw ng paghukom. Dahil sa araw ng paghukom, pagsisingil na yun sa mga hindi bayad ng mga kasalanan para sila magbayad. So dito sa sanglibutan, binayaran na ni Kristo yung kasalanan. Libre na yun, sabi sa Biblia, free gift. Okay? The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi sa Biblia, being justified freely. Romans chapter 3 verse number 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, naging na-justified tayo freely by His grace.
through the redemption that is in Christ Jesus. Romans chapter 11 verse number 6, and if by grace then it is no more works, otherwise grace is no more grace. And if it be of works, then it is no more grace, otherwise work is no more work. So, binigyan talaga ng Panginoon na kaibahan, no? Kung ano yung works at saka yung grace. Yung kaligtasan po, libre. Kung pagsisikapan mo yun, hindi na yung libre. Gantimpala na yun, pero regalo eh, hindi gantimpala yung kaligtasan yun. Inisip kasi ng iba, pagsisikapan mo para magkaroon ka ng gantimpala, akala nila kaligtasan yun. Hindi yun kaligtasan. Yung gantimpala, iba yun. Para sa mga naglilingkod sa Panginoon, hindi yun kaligtasan. Ang kaligtasan yung free gift, yung ipinagkaloob ng Diyos na libre sa mga sumampalataya. Yun yun ang ebanghelyo, tunay na ebanghelyo. Hindi pira ang kabayaran, hindi mabuting gawa ang kabayaran, hindi si Kristo na nagbayad, dugo ni Kristo ang binayad. Yun yun, sabi sa Biblia. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanglibutan, si Kristo yun, at walang iba. Kaya, gusto mong mawalang sala, gusto mong magiging witness, mawalang sala, pagdating ng araw ng paghukom, hindi ka na nasasakdal, kundi isa ka ng witness. Ngayon yun, dapat maging witness ka, sabi sa Biblia. At natanggapin mo si Kristo sa puso mo, yan sa puso mo, sa pamagitan ng pananampalataya. So kung nais mong tumanggap kay Kristo, ngayon, hindi ka pa nakakatiyak na ikaw ay ligtas, hindi ka pa witness ni Jesus pag hindi ka ligtas, nasasakdal ka pa. Dapat maariglo ka, maligtas ka sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa Ebanghelyo ni Kristo, the gospel of your salvation. Na si Kristo ay namatay, nilibing, muli nabuhay para iligtas ka. Yun yung tunay na gospel ng iyong kaligtasan. After that, ye hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom ye also trusted. After that, ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Pag na-sealed ka na ng Holy Spirit, doon magsisimula, ikaw ay magiging witness ni Jesus, sabi ng Kristo. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So yan lang po. Sana naintindihan nyo, naunawaan nyo na kailangan kayo maging witness bago darating ang araw ng paghukom, sapagkat pagdating ng araw ng paghukom, isa kang nasasakdal, walang makakalusot sa paghahatol ng Diyos ng kamatayan. Unang sisingilin yung katawan dito sa lupa, babalik sa lupa pag namatay, at yung pangalawang kamatayan ay doon sa dagat-dagat ang apoy para sa kaluluwa na hindi ligtas. So ngayon, ang araw ng kaligtasan. Kung tatanggapin mo si Jesus, ganito lang ang gagawin mo. Sasampalatayan mo siya at i-confess mo. Sabi nga sa Biblia, with a heart man believeth, and with a mouth confession is made unto salvation. So ganito lang, tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso, sa pamagitan ng pananampalataya, at i-confess mo sa iyong bibig. Sasabihin mo ngayon sa kinalagyan mo ngayon kung saan ka man naroroon, kung gusto mong maligtas, magiging witness ka ni Jesus. After that, the Holy Ghost is come upon you, sapagkat pag ikaw ay tatanggap sa sampalataya, sa ebanghelyo ng kaligtasan. After that, you believe, sabi sa Biblia, Ephesians 1:13, you were sealed, magiging silyado ka ng Holy Spirit of promise. So ngayon, kailangan mo lang tanggapin si Jesus. Sampalatayanan mo siya sa iyong puso at i-confess mo sa iyong bibig. So ganito yun, pag sampalataya mo at pag-confess sa iyong bibig. Panginoon, ako'y sumampalataya na ako'y makasalanan. Umamin na ako'y makasalanan. At sinasampalatayan ko na ikaw lamang ang tagapagligtas. Dahil doon, namatay ka at nilibing at muling nabuhay para sa akin kaligtasan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, binayaran mo doon sa krus para sa akin. Tinatanggap ko ngayon ang katubusan mula kay Kristo sa pamagitan ng panampalataya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So kung ginagawa mo yan sa puso mo, ngayon, simula ngayon, ay ang Holy Spirit ng Diyos ay napasa iyo. According sa Ephesians 1:13. At magiging witness ka na ni Jesus after that the Holy Ghost is come upon you. In Acts chapter 1 verse number 8. So yan lang po, maraming salamat at God bless sa ating lahat.